Magandang investment ang real estate, basta maganda ang lokasyon, kahit sa ibang bansa pa. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na mayroong mga artista na bumili ng bahay sa ibang bansa. Kilalanin natin sila. Manny Pacquiao, kabilang ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa mga highest paid athletes ng nakaraang dekada. Tinatayang kumita siya ng mahigit $435 million sa bumili ng mga laban niyang pay-per-view. Bukod pa dun, paniguradong kumita siya ng milyon-milyon sa kanyang mga endorsements. Idagdag mo pa ang kita niya sa kanyang mga negosyo at matatanto mo na napakaraming pera ni Pacman. Ang isang paraan kung paano niya ginagastos ang bunga ng kanyang sipag at tiyaga ay sa pagbili ng mga bahay. May-ari si Pacquiao ng bahay sa Beverly Hills, ang syudad sa Amerika na binansagang tahanan ng mga sikat at mayayaman. Matatagpuan ang Beverly Hills sa lungsod ng California. Nasa gilid lang ito ng Nevada kung saan matatagpuan ang Las Vegas, ang lugar kung saan nakatayo ang MGM Grand Arena. Sa MGM madalas lumaban si Manny, kaya pag meron siyang laban, tumutuloy ang kanyang pamilya dito sa kanyang bahay sa Beverly Hills. Bukod sa pagbabayad ng $12.5 million para sa bahay, pinigyan din ni Pacquiao ang seller ng 4 na tiket sa laban nila ni Mayweather. Meron 7 kwarto at 8 banyo ang bahay. Dating may-ari nito, ang sikat na rapper na si Sean P. Diddy Combs. May napakalaking gate ang bahay niya. Merong fountain sa may entrance. Merong winding staircase pagpasok mo. Merong fireplace ang kanyang sala. Napaka-elegante ng dining room. Ganito kalaki ang kanyang sala. Ito naman ang kanyang lounge. Meron ding informal dining room ang kanyang kitchen. Ito naman ang kanyang master bedroom. Meron ding walk-in closet sa loob nito. Meron ding mga guest room sa bahay. Merong bathtub sa kanyang master bathroom. Sa basement naman ay merong home theater na may surround sound. May patio sa labas ng kitchen. Napakaganda ng kanyang pool, may fireplace pa. May jacuzzi na nakakabit sa kanyang pool. Napakaganda ng view sa gabi. Napakaganda talaga ng bahay ng ating pambansang kamao. Deserve niya na magkaroon ng ganitong klase ng bahay dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Liza Soberano. Pinanganak at lumaki si Liza Soberano sa US bago siya lumipat sa Pilipinas. Kaya naman, paniguradong napakasaya niya nang makabili siya ng bahay sa US. Noong nakaraang Pasko, ay dito siya nag-celebrate kasama ang kanyang pamilya at syempre ang kanyang nobyong si Enrique Hill. Hindi nakapagtataka na nakabili siya ng ganito kagandang bahay dahil isa siya sa mga pinakasikat na aktres sa Pilipinas ngayon. Sumikat siya dahil sa kanyang ganda, talento at kabutihan. Kaya naman, deserve niya ang lahat ng tagumpay na nakakamit niya. Sharon Cuneta. Maraming magandang dahilan kung bakit tinaguri ang megastar ng Pilipinas si Sharon Cuneta. Ang isang rason ay dahil bumida na siya sa mahigit 50 pelikula. Paniguradong napakalaki ng sweldo niya sa pag-aartista pa lang, kaya wala nang magugulat na nakabili siya ng isang mansyon sa Los Angeles, California. 660 square meters ang sukat nito at meron itong 6 na kwarto at 5 banyo. Elegante ang mga furniture, lalo na ang mga puting upuan. Hindi masikip ang kusina at maliwanag pa. Mukhang masarap mag-relax dito sa salang may fireplace pag malamig. Kakaiba pero maganda ang design ng salamin sa banyo. Isa pang kwarto na may fireplace. Maraming pwedeng ilagay sa mga cabinet na to. May view ng bakuran ang kusina. Merong TV sa isang dining room. Mukhang napaka-komportable ng kwarto. Detalyado ang disenyo ng kurtina.
May dalawang kama sa isang kwarto. Elegante ang chandelier at bagay sa disenyo ng mga hagdan. Merong bookshelf sa kwarto dahil mahilig magbasa ang megastar. Napakaganda ng disenyo ng kwarto, nakaka-relax ang mga kulay. Proportion ang bintana sa gilid ng bathtub. May tatlong kama ang isang kwarto. Napakamaaliwalas tingnan ng isang kwarto. Napakaganda ng disenyo ng bakuran. Paniguradong napakahusay ng arkitekto na nagdisenyo nito. May swimming pool pa. Nagmamatch ang kulay ng mga ilaw sa kulay ng kalangitan. Noong 2017, binenta ng megastar ang mansyon na to kay Allen Covert, isang komedyante sa Hollywood at kilalang kaibigan ni Adam Sandler. Marami pang ibang mansyon si Sharon Cuneta. Ang kanyang mga napakagandang bahay ay testamento sa kanyang kasipagan at talento na nagbigay sa kanya ng kasikatan sa buong Pilipinas. Nash Aguas. Sa edad na 20, ay nakamit na ni Nash Aguas ang isa sa kanyang mga pangarap. Nakabili na siya ng kanyang sariling bahay sa Las Vegas, Amerika. Isang mahusay na aktor si Nash at bumida na siya sa maraming pelikula at teleserye. Kaya paniguradong masipag siya sa kanyang trabaho. Chris Bernal. Malayo na ang narating ni Chris Bernal simula nung mga araw niya sa Starstruck. Simula nun, bumida na siya sa maraming teleserye tulad ng Impostora at Asawa Ko, Karibal Ko. Nakapagpundar na rin siya ng sarili niyang mga negosyo tulad ng Gogi Mart. Isang napakasipag na babae, napakabisi ng kanyang buhay. Ang dami niyang kailangan i-manage, kaya naman deserve niya na regaluhan ng sarili niya ng isang bagong bahay. Noong 2018, bumili siya ng isang bahay sa West Covina, California. Vacation house daw nila ang bahay kung sakaling kailangan nila ng bagong atmosphere na malayo sa hirap ng trabaho. Ang isa pang dahilan kung bakit nakapagdesisyon si Chris na bumili ng bahay sa Amerika ay dahil isa itong investment. Sabi daw ng nanay niya sa kanya na mas mabilis pa tumaas ang value ng bahay sa US kesa ilagay niya lang ang pera niya sa bangko. Ang lot size nito ay 348 square meters at ang floor area naman ay 187 square meters. Apat ang kwarto ng bahay at ang tatlo dun ay pinaparentahan nila. Napakaganda ng bahay ni Chris at ang halaga nito ay tinatayang humigit kumulang 33 million pesos. Pero kahit bumili siya ng bahay sa Amerika, hindi ibig sabihin nito na may balak siyang lumipat. Sabi niya, bakasyonan niya lang daw ang Amerika at ang balak niya daw na dream house ay ipapatayo niya sa Quezon City. Committed siya sa kanyang showbiz career at ang kasipagan niya ang dahilan kung bakit nakamit niya na ang maraming tagumpay sa buhay. Piolo Pascual. Bago sumikat si Piolo Pascual, may panahon na tumira siya sa Los Angeles, Amerika, kung saan nagtrabaho siya bilang isang ER representative. Sa bansang iyon din nakatira ang kanyang nanay, kaya paniguradong may espesyal na lugar sa puso ni Piolo para sa Amerika. Marahil, yun ang dahilan kung bakit bumili siya ng isang bahay sa Las Vegas, Nevada, USA. Ang kanyang bahay dito ay nasa loob ng isang pribadong komunidad at hindi katangi-tangi ang itsura. Perpekto para sa isang artista na gustong mag-relax sa isang lugar na malayo sa kanyang trabaho. Merong dalawang palapag at apat na kwarto ang bahay. 260 square meters ang sukat ng bahay at nakatayo ito sa loteng may sukat na 975 square meters. Simple lang ang itsura nito at hindi masyadong naiiba sa mga ibang bahay sa lugar. Ayon kay Piolo, napaka-komportable daw sa bahay niya. Nagustuhan niya ang pagkaliblib at pagkatahimik ng lugar. Ang isang rason daw kung bakit madalas siyang pumunta sa Las Vegas ay dahil sobrang tahimik daw dun. Ang kapatid ni Piolo na si Patricia ang nag-decorate sa bahay. Siya rin ang kasalukuyang nakatira dito. Kasing ganda ng bahay ni Piolo ang kanyang karir sa showbiz. Napatunayan ni Piolo na pag masipag ka at mahal mo ang trabaho mo,
makakamit mo ang tagumpay.